So, bakit po ba tayo natigil sa pagbo-vlog? Ako po isang pastor. Ako po. Nakaranas na po tayong sumahod. Sumahod na po tayo sa YouTube. Patawang tumulong, nahiraman natin ng pera, pagdating ng backpay, tsaka natin binayaran. Sabadar Production ay ako po yan eh. Ako yan eh. Ako po yan. Pausad eh. Palagi tayong papunta doon. Papunta. Hindi tayo pabalik. Okay, so what's up mga kaya? Mitin tayo sa panibagong tagpo ng ating vlog. And today, magkaroon naman tayo ng status update. No? Pagdating sa vlogging natin. Sa vlogging experience, okay? So, in the first place, gusto kong pag-usapan kung bakit po ba tayo natigil sa pagbablog. Bakit po tayo nag-stop sa pagbablog? Number one reason bakit po tayo nag-stop sa pagbablog, nagkaroon po tayo ng trabaho. Nagkaroon po tayo, naging busy po tayo sa pagtatrabaho. Dati po kasi nagtrabaho sa isang company for 12 years. I think 11 to 12 years, ganun po katagal ako nagtatrabaho. And sa hindi inaasahang pagkakataon, kailangan po nating pumili ng bagong karera. Ito po isang matinding sugal para sa akin bilang pamilyadong tao na naghanap ng trabaho, naghanap ng bagong klaseng trabaho na hindi po natin lubos sa kalain na mapapasok natin, which is, ito, naging freelancer po tayo, naging virtual assistant at habang buhay na tayo nasa bahay magtatrabaho. Yun. So alam natin, nagkaroon ng pandemic last 3 years ago ata, 2 to 3 years ago, at nagtrabaho tayo, work from home, at unti-unti nabalik sa ayos at mababalikin na tayo sa opisina. Para sa akin, ayoko na kasi talaga magtrabaho sa opisina. Maraming naging problema, nagkaroon po ako ng sakit, nagkaroon po ako na hospitalized, nagkaroon ng stress or lahat ng mga pwedeng makaapekto sa akin physically, mentally, spiritually, lahat po 'yan nakaapekto sa being ko bilang tao. At sa awa po ng Diyos, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon at nagkaroon po tayo ng mga pagbabago sa buhay. And yun, kung hindi po alam ng aking mga subscribers, ako po ay isang pastor. Ako po ay isa pong lingkod ng Diyos. I preach the word of God, I share the word of God, and also mga kapatid, mayroon po tayong church na tinataguyod, na pagkatiwalaan po tayo ng Panginoon sa isang gawain. At hindi po ganun po siya ganun kadaling sabihin na parang pag sinabi mong pastor ka, yun lang yun, nagtuturo ka, hindi po ganun. And salamat sa Panginoon, nagkaroon po tayo ng may maayos po tayong path. At the same time, yung career po natin, inayos din ng Diyos na pabor sa ating pong paglilingkod. Naging freelancer po ako, naging virtual assistant, nagtatrabaho po ako sa gabi, nagtatrabaho din ako sa umaga, depende kung meron po tayong iba pang mga side hustles o yan, nag-sideline din po ako ng photography and cinematography sa mga events yan, kung meron po kayo dyan na gusto lang, medyo hindi lang tayo naging masyadong focus sa vlogging bagkos mas inuna kong kumita ng pera tsaka yung mga responsibilidad ko na dapat kong unahin yun, tapos yung pagluluto yun, gusto ko talagang ginagawa ko talagang pagluluto. And magbabalik po tayo dyan, hindi naman po tayo mawawala kasi ang pagluluto hindi po mawawala sa buhay ng tao yan. As long as you are kumakain, magluluto at magluluto ka, no? So ano na pa, antayin na lang po natin yan sa mga susunod na panahon. And yun din po, isang good news din sa akin mga yamite, nakaranas na po tayong sumahod na po tayo sa YouTube. Actually, 2 times na po tayo sumahod sa YouTube. Two times pa lang. Pakita ko sa inyo kung magkano yung payout ko, ayan. Yun yung first payout ko. Nawalan ako ng trabaho, last December, nag-resign ako, January, nag-render ako January, March, tsaka lang ako nagkaroon ulit ng trabaho. So, maraming financial struggling or struggles na nadaanas ko po mga kayamite. And yung mga taong tumulong, nahiraman natin ng pera, pagdating ng backpay, tsaka natin binayaran. And malaking bagay din po yung naitulong si... Mayroon tayong natanggap sa YouTube, no? Kahit around 4,000 to 5,000 pesos. Walang masama doon. Sino bang taong aayaw po, mga kapatid, ng pera, di ba? So, meron po tayong natanggap. And, for how many years din po ako nagba-vlog?
yun lang po yung pagkakataon na sumahot tayo. Tapos, after March, eh ngayon, ano pang date na yun? Ngayon, December na po, sumahot po tayo ng November 25th, I think. Sumahot po tayo around 5,000 plus. So, imagine mo, from March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, o November, 8 months bago tayo sumahot for the second time around. Di ba ba? 8 months. Ibig sabihin, hindi, si YouTube, hindi po siya yung ano eh, hindi siya yung magpapaano sa iyo eh, magpapa, alam mo, hindi ka pwedeng umasa basta-basta rito sa YouTube. Unless talagang gawin mo siyang karir. Eh sa akin, mga kayamit eh, pagpamilyado ka, mahirap yung suntok sa buwan tayo, no? As much as possible, kung ginagawa mo ito isang bangin ito, meron ka pang ibang ginagawa na pwede mo rin mapagkuhanan ng income. At the same time, nag-invest ka rin sa ibang bagay, like ito, computer, laptop, at iba't iba, equipment, at kung ano-ano pa. At dapat ano tayo eh, versatile. Hindi po tayo tanggi ng, hindi ko sinasabing ano tayo yung parang mapili, hindi naman ganun. Hindi naman sa pagiging mapili, kundi dapat ano tayo, available tayo sa kung ano po yung available din na pinoprovide sa atin na pwede natin mapagkakitaan. Yun. So ngayon, ibang larangan na itong kinakalagyan ko, mayroon din tayo ditong mga insecurities. Kung halimbawa ganito, halimbawa ganyan, ma-hospitalize o ano man, anong gagawin natin. And para sa akin, lahat yun, inaalay ko na lang sa Panginoon at ang Diyos na ang bahala sa amin, sa pamilya ko, tsaka sa mga responsibilities ko sa pagtataguyod ng buhay natin. And yun yung na-realize ko, mga kayamite, simple talk, simple sharing, yun yung na-realize ko, mga kayamite, na itong vlogging experience or pagbablog ko, it is my outlet, no? My passion pagdating sa mga bagay na gusto ko talagang gawin when it comes to cinematography. Photography, hindi man ako ganun kahilig talaga. Ang gusto ko talaga gumawa ng video. At gusto ko ulit magbalik loob din sa paggawa ng mga short films, no? Yan. And I'm praying, mangyayari yan. Magkakaroon po tayo kasi meron ako mga YouTube channels na hinahandle. Hindi pa lahat monetized. Yung sa anak ko malapit na ma-monetize. Tapos yung isa malapit na rin na nagtuturo kasi ako doon ng Bible pero in a different style, no, na pagtuturo. At bala ko rin pumasok ulit ng short film or cinematography sa pamamagitan po ng mga turo sa Bible pero in babaguhin natin po ng style ng kung paano na hindi siya sobrang, alam niyo na, hindi na masyadong nagpipreach, hindi yung masyadong para ka nangangaral, kundi may matututunan po tayong aral for 2 to 3 minutes lang nating panoorin at meron na tayong matututunan. So, yun lang, I realize na atin sa buhay natin, huwag tayong masyadong magpaka-focus sa pera. Enjoy natin yung buhay na binigay sa atin ng Diyos. Hindi para enjoyin sa mga bagay lang na gusto natin gawin, kundi enjoy natin yung buhay natin sa bagay na ano ba dapat ang gawin ayon sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Eh yun, meron po tayong calling to serve the Lord at lahat po tayo inutusan ng Diyos na magturo at magbahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao. Kaya kayo, sa mga subscribers ko, alam ko, alam nyo, ito yung nakakatawa. The time nag-stop ako ng hiatus ako sa uploading, doon mas dumami po yung mga subscribers ko. Dati 1.7, ngayon nasa around 2,000 plus na po tayo. And I just want to share to you, mga kapatid, na ang buhay ng tao ay temporary lang. Ngayon, kung ang buhay ng tao temporary lang, kahit ano pong pagpapakahirap, pagpapayaman po natin, kapag tayo namatay, hindi po natin madadala sa hukay yung mga yaman po natin. And the number one thing you have to do, mga kapatid, is believe and have faith that the Lord Jesus Christ saves you or saved you noon pa sa krus ng Kalbaryo. At kailangan mong i-recognize, magsisisi yung buhay, magbago ka ng isip sa dati mong mga tinatahak, kung dating papunta ka sa kamatayan dahil sa mga mali mong mga desisyon at mali mong mga priorities, dagdag mo ang Panginoong sa Kristo sa iyong buhay at ang Banal na Espiritu ang mananahan sa iyong katauhan, mga kapatid. At yun po, tanggapin niyo si Kristo bilang yung tagapagligtas. Walang iba, pasensya na po kung parang medyo I'm sound like a pastor or I'm sound like preaching here, but Sabadell Production ay ako po yan eh. Ako po yan.
ayoko magpaka-plastic sa inyo na parang kumbaga ang dami kong kalokohan dati, para mga hindi naman ako nagmumura talaga. Masayahing tao lang talaga ako. Sa sobrang masayahing kong tao, minsan sumusobra, lumalagpas tayo, 'di ba, sa mga dapat eh hindi natin ginagawa. But here, palagi tayong pausad eh. Palagi tayong papunta doon, papunta, hindi tayo pabalik. Puro papunta tayo kung dati mali tayo dito. Lagpasan na natin 'yon, pinagsisihan na natin 'yon, nagbago na tayo doon. Dito na tayo sa bagong tinatahak natin. And ngayon, bilang Sabadal Production, Yamete, I'm cooking. And para sa inyo naman, na nakapakinig na itong video na to, kumakatok pong Panginoon sa Kristo sa iyong buhay, natanggapin nyo siya bilang inyong tagapagligtas. Wala pong ibang nagligtas sa atin, kundi po ang Panginoon sa Kristo. Walang iba. Walang ibang kahit sinong pinakamayamang tao sa mundo ang kayang i-preserve nila ang buhay nila, kundi ang Diyos lamang. So, ang Panginoon sa Kristo po, tanggapin po natin ang Panginoon sa Kristo sa ating buhay, tayo po ay maliligtas. Tanggapin po natin siya. When we say tanggapin, manampalataya tayo na tayo makasalanan, naniwala tayo na tayo po ay mamupunta ng impyerno dahil sa kasalanan ginagawa po natin. And number 3, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napakasimple po ng kaligtasan. Maniwala ka, manampalataya ka na ang Panginoong Jesucristo ang iyong tagapagligtas. Wala kang ibang gagawin. And the result of your salvation will be good deeds, mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon, like this one. So, bilang influencer, di ba? Ingatan na natin yung mga ginagawa natin. Hindi na yung katulad lang ng dati, ganyan. No, iba na po ngayon. So, stay tuned sa mga susunod po nating mga videos, no? Na idagdag ko lamang po, gusto ko lamang po, update lang po ito para sa inyo mga yamete na totoong nanonood, totoong sumusuporta po sa akin, sumusuporta po sa ating mga ginagawa. Huwag po kayo mawawala. Sama-sama po tayo sa pag-angat. So, yun lang po. So, please like, comment, and subscribe. Huwag niyo po kalimutan i-click ang bell notification para lagi tayo updated sa lahat ng mga video. Comment down below kung anong gusto niyo sabihin. Kung meron kayong violent reaction, suggestion, o parang hindi kayo natuwa sa sinabi ko, I'm free to read them sa ating comment section. Bye-bye!